Isang pinagpalang araw po sa inyong lahat. Alam nyo, lagi akong fascinated doon sa senaryong pag-uusap ni Mary at saka nung Angel. Nung bang she's about to get married kay Joseph. Kasi wala pa siyang karanasan sa buhay masyado noon eh. Napakabata niya pa. Sa devotion natin sa araw na to, bakit di natin pag-usapan, no? Yung tungkol doon sa famous line na be it unto me. Ano nga ba ibig sabihin nun? Hayaan yung kwentuhan ko kayo sa mga nangyari nung unang Pasko. Years ago, in a faraway town, there lived a young woman. She was not rich or famous, but she did not mind. Okay lang. She was going to get married soon. That was exciting. Eh, lahat naman ata ng kinakasal, excited, di ba? At, kumbaga, hindi niya iniisip kahit mahirap siya. Basta, masaya siya ng mga panahon na yon dahil siya ay betrothed na. Ikakasal na siya kin Joseph. One day, she had a visitor. Sino naman to? It was not her neighbor or her cousin, but an angel. A special messenger sent by God. Isang anghel. Whoa. The young woman was scared. Eh, kahit sino naman eh. You would be too if you met an angel, di ba? Kahit sino sa atin siguro matatakot talaga. Don't be afraid, the angel said. God has chosen you for something special. Oh, ano kaya ayun? What could it be? You're going to have a baby. The angel said, give him the name Jesus. He will be the son of God, a king. So kung ikaw ang kinakausap ng angel, parang ang hirap arukin eh at intindihin yung mga pangyayari na to. Kasi for sure you'll be confused kasi ano to? Di ba? Parang kakaiba to sa ordinaryong araw mo. But how? Siyempre, confused si Mary, no? I'm not married yet. Paano ako magkakaroon ng anak eh, hindi pa ako kasal? This will happen by a miracle. God, the Holy Spirit will do it. The angel explained. Nothing is impossible to God. Oh, sabi sa Matthew 19:26, with God, all things are possible. Posible lahat. I am ready for whatever God wants, Mary replied. When the angel left, she had a lot to think about. She was going to have a baby. He would be God's son and a baby king. Pero ang sagot niya, I am ready for whatever God wants. Wow. Tingnan natin. Luke chapter 1 verse 38. See, I am the Lord's servant, said Mary. May it happen to me as you have said. Then the angel left her. No, ako po ay lingkod ng Diyos, sabi ni Maria. Naway mangyari ang sinasabi mo sa aking buhay. Wow. Naalala ko tuloy yung kanta. Yung be it unto me according to your will, according to your promises, I can stand secure. Uy, wala pa ako sa tono. Sabi, to carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Famous na kanta yan eh. Nung mid-90s, ng time na na-born again ako. At ako'y hangang-hanga. Isa sa mga people of influence ko si Mary. Mataas ang respeto ko sa kanya.
But I don't worship her. Pero mataas sobra ang respeto ko sa kanya. Sa ministry, isa sa mga nilulook up ko at mga lodi ko. Kumbaga, kasi grabe yung sagot niya, walang alinlangan. Biran to me, Lord. No? At ako inyong servant. Kaya nung ako yung nag-mature-mature ng konti, tinawag ako ng Panginoon na tumulong-tulong sa ministeryo kahit papaano. Kahit tagabit-bit lang ng laptop ng pastor namin. Eh, masayang-masaya ako. At sinasabi ko sa kanya, be done to me, Lord, according to your word. So, hanggang sa lumago ako na lumago at dumami ang aking responsibilidad. Hanggang sa ngayon, napakalaki ng aking responsibilidad bilang isang senior pastor na isang simbahan. Masaya ako kasi kahit natakot ako kagaya ni Mary, tinanggap ko yung hamon ng Panginoon. At ngayon napatunayan ko na hindi mo kailangan mag-isa. Kaya hindi naman pala ganun nakatakot. Dahil ang siyang tumawag sa iyo, ang siya mismo gagawa ng mga paraan para ikaw ay magtagumpay doon sa panawagan niya. Sa umaga na to, sana pagbulay-bulayan natin na hindi parating nakaupo lang tayo sa simbahan. Hindi parate na tayo ay naiyak lamang sa isang tabi. May mga pagkakataon din ng panahon ng victory. At gagamitin ka ng Panginoon sa dati mong kahinaan para maging kapakipakinabang ka. At madami pang kaluluwa madala sa paanan niya. Kaya kung may pagkakataon, ano, kahit sa maliit na bagay, magsimula ka. Kahit mag-abot ng bulletin, magkumamay dun sa pinto, maghugas ng pinggan, mag-serve ng drinks, pwedeng gawin. Magtayo ng tent, kainan sa courtyard. Napakadami. Napakadami pwedeng gawin. Kailangan mo lang magtiwala sa Panginoon. Magsimula sa maliit hanggang sa tawagin kanya sa malaking mga bagay. So, araw na to sana, mapagbulay-bulayan mo na hindi ka tinawag para maging member lang ng church. Tinawag ka ng Panginoon para gamitin kanya. At sana ang tugon mo ay kagaya ng kay Maria. Magandang araw po. God bless you. Kita-kits bukas. Babu, and happy serving the Lord. Hope to see you one day. No, makasama ka serving side by side with God. All right? Bye.